إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نلقاكم في لقاء ناتين سهولين. حلقة ناتين يوم pag-embrace naman nag-delay na embrace, no? Alhamdulillah, napakaganda ng kasaysayan nila. So, memorable, no? At saka nagbibigay sa atin talaga ng mga pampalakas ng iman sa ating pananampalataya. Alhamdulillah. So, actually, dakuhan pa natin ang mga ilang pang mga nag-embrace bago nag-send ng delegation ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa mga karatig lugar nito sa Makkah, no? Alhamdulillah, isa rito si Ummi Hani, no? Si Ummi Hani, nag-embrace siya ng Islam. Actually, ito ay si Ummi Hani, kung hindi ako nagkakamali, ay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-pray din dito ng as far as I know, sabi na sa Surat Al-Dua, pero I think hindi eh, no? I think hindi eh. So, dahuan natin kung bakit I think hindi talaga, kung hindi, no? So, maybe there's possibility na Surat Al-Dua Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tent, no? Inshallah, not from the house of Ummi Hani. So, itong si Ummi Hani na ito, nag-embrace ito ng conquest of, after conquest of Makkah. Okay? Ang kanyang asawa ay mayroong relative na kung saan ito ay naging kaaway ni Ali din ito, kalaban ni Ali. So, mayroon silang problema about Ali. See? Okay. So, itong si Ummi Hani, nang makonquest ang Makkah, so, ang dalawang ito na relative ng kanyang asawa ay pinayagan niyang tumuloy sa kanyang tahanan at tinago niya ito. Okay? At tinago niya ito. So, dito ay, of course, nagkaroon ito ng problema kay Ali. So, gustong gumanti dito ni Ali, that's why tinago din ito, yung dalawang ito, no? At sinarang pinto ni Ummi Hani. So, nagkaroon dito ng konting pagtatalo si Ali at si Ummi Hani hinggil sa bagay na dalawang ito. At si Ummi Hani ay pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, malabo na nangyari na siya ay nagsagawa ng Salatul Duwa kay Ummi Hani. So, malabo eh. So, si Ummi Hani ang siyang nag-report sa buong kasaysayan ng Salatul Duwa, wala maliban sa kanya, as far as I know, siya ang nag-report ng Salatul Duwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siyang nag-narrate. Pero as far as I know, hindi sa kanyang bayan ng Salatul Duwa, pero sa possibility, sa tent ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, doon siya nagsagawa itong Prophet sallallahu alaihi wasallam ng kay Salatul Duwa, hindi sa tahanan ni Abu Talib, hindi sa tahanan ni Khadijah na kanyang nag-isaw. Inshallah, later makakarating tayo dito. Bakit hindi doon? See? Inshallah. Okay, so meron siyang tent na itinayo doon na kung saan malapit ito sa Kaaba, sa Hujun, 45 minutes walking, doon siya nagtayo as far as I know. Okay? So, pumunta siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam habang nagsasagawa ng gusul ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na tinatakpan siya ng karte ni Fatima. So, one of the benefits, makita nyo, ang paggugusul dapat nakatago tayo. Hindi tayo nakikita o nakalantad sa publiko, dapat nakatago tayo. At alalahanin nyo ang lahat gusul, lahat ng kasingit-singitan, no, kailangan ito ang nababasa. So, mas mainam na sasagawa ang gusul kung kayo ay all the way down, at that way nakatago kayo dahil lahat mababasa, hindi ka tulad na may saprot ka, sometimes pwedeng mahadlangan ng mga suot mo ito ang tubig para makaabot doon sa dapat mabasa, hindi nababasa, ang gusul ay imbalido, no? So, makikita nyo rito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, even na sa areas yan, kung saan hindi nakatago, may tent lang siya, at nagsagawa ang gusul, tinatakpan siya ni Aisha ng karting para hindi siya makita ng mga tao. So, si Ummi Hani ay pumunta rito dahil sa pagtatalo nila Ali, dahil anay sumangguni siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasalam, no? So, nung ito ay sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasalam, sino ito? Sabi na,
Artinya itu si Ummi Hani, ya Rasulullah, assalamualaikum, assalamualaikum, no? So tibinabah ni Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ang kartin na awak ni Fatima radhiyallahu anha, at nakita niya si Ummi Hani, ito ang kasaysay, sinabi niya, marhaban bi Ummi Hani. So, ibig sabihin, welcome to Ummi Hani. So pwede natin sabihin pang welcome ang marhaban, or either na ahlan wa sahlan bi Ummi Hani, or either na ahlan wa sahlan wa marhaban bi Ummi Hani, or either na marhaban only, sapagkat ito'y ginawin ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam at as far as I know, kay Bukhari, marhaban bi Ummi Hani, welcome to Ummi Hani. See? Alhamdulillah. So dito, si Ummi Hani ay nagsuggest ng protection kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa dalawang kanyang itinago sa kanyang tahanan, sapagkat si Ali nga ay alos gustong magiganti sa mga ito sapagkat mayroon silang nakaraan na kusang kalaban ito ni Ali, naman ito sa pananampalatayang Islam. So hiningi niya ito ng proteksyon kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, at ito ay dininig ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, granted ang kanilang kanyang paghingi ng proteksyon para sa dalawang ito. So after na magsagawa ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ng gusul, no, ng gusul, sabi ni Ummi Hani, nakita ko ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nagsagawa siya ng 8 rakaat. So ito ang tinatawag na Salatul Duha. Salatul Duha. Okay? Ibig sabihin, ito ang report na galing lamang kay Ummi Hani, hindi sa mga asawa ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang Salatul Duha ang siyang nag-report ito, si Ummi Hani. Hindi nangyari sa kanyang bahay ang Salatul Duha. Dahil sa possibility sa tent ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, hindi sa bahay ni Khadija, hindi rin sa bahay ni Abu Talib, sa paghanditi sila noon na nanahanan, malalaman natin later ang dahilan. Now, kailan nagsasimula ang Salatul Duha? See? Ang Salatul Duha, sabi nila before, after Fajr, no? Ang Salatul Duha, ito ay nagsisimula kapag ang araw ay sumikat na almost 1 meter at before duhur. Before duhur. At ang pinaka-best time nito kapag ito ay mainit na. Like, for example, 10:30 to 11, ganyan. No? Before duhur, yan ang pinaka-best time ng Salatul Duha. So, ang Salatul Duha, ito ay 8 ginagawa ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rakat. No? 2 by 2 by 2 by 2. No? Not straight. So, maaari tayong mag-Salatul Duha ng 2 lamang. Pero, ang mainam ay 4, sapagkat ang 4, ito ay minimum ng perfection ng Salatul Duha. Pero pwede ang 2. Pero ang 4 ang minimum perfection ng Salatul Duha. Minimum perfection ay 4. Pero ang maximum perfection nito ay 8 rakaat. Okay? So, alhamdulillah, pwedeng 2, pwedeng 4, pwedeng 6, pwedeng 8. It's up to you kung ano ang makakayanan natin. Okay? So, alhamdulillah, sila binigyan protection ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, nagpakita natin si Ummi Hani ay nag-embrace din ito ng Islam. No? Okay. Isa pa ay si Abdullah As-Sa'bari. No? Na kung saan ito ay mula sa Bani Sahan. No? Bani Sahan, one tribe ito ng Quraysh, na kung saan siya ang isang official na poetry ng mga Quraysh, na kung saan ang kalabang poetry ni Hasan ibn Thabit, no? Ito ang kalaban ni Hasan. Si Hasan ibn Thabit sa mga kamusliman, siya nagre-reply sa mga poetry nito sa Makkah. Samantala sa Makkah, ito ang pinaka-official poetry ng Quraysh, na kung saan siya ang palaging gumagawa ng mga poetry hinggil sa paninira sa Islam, hinggil sa paninira sa Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibig sabihin, he is the one wrote poetry against Islam. Okay? Now, so, siya ang gumawa ng poetry before Badar, siya ang gumawa ng poetry after Badar, siya ang gumawa ng poetry before Uhud, siya ang gumawa ng poetry after Uhud. One-on-one silang sabit, Hasan ibn Thabit, sa ginagawa niya, nire-reply ni Hasan ibn Thabit sa kapaitulutan ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, sila ang dalawa ang parang nagko-contest sa mga poetry sa pagkatalan natin. Siya, isa Hasan ibn Thabit, hindi ito lang ipagdigmaan, dahil gaya na sabi natin noon, hindi niya hilig ito, no? So, ang kanyang palagang role na binigay ng sumandala ay mga poetry. So, siya nagre-reply sa official poetry ng mga Quraysh na ito na si Abdullah ibn As-Sabari. Okay? No? So, nang makonquest ang Makkah, itong taong ito ay tumakas, nag-plead papuntang Najran. Najran kasama ang kanyang, actually, ang kanyang kasin, pumunta sila sa kanyang kaibigan.
So itong si Heban Sabit, nasa Heban Sabit, so binalingan niya ulit ito ng mga poetry, siya si Abdullah As-Sabari, sinalakay sa Makkah, siya ay naging duwal, siya ay tumakbo, no? Kung ano-anong sinabi ni Hasan Ibn Sabit sa kanya. So dito, hindi na makapag-reply itong si Abdullah Ibn As-Sabari, kundi ang ginawa niya ay pinagmuni-munihan niya ang Islam. Pinagmuni-munihan niya ang Islam at siya ay ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagmumuni-muni na naisip niya ang kanilang sinasamba ng mga rebulto, ang mga Diyos-Diyos, sabi niya, even na ang mga ito eh, hindi nila alam na sila'y sinasamba. So yun na isip na, dahil wala silang buhay, hindi nakakakita, hindi kumagalaw, ni ang mga ito, sabi niya, ang mga pagbibigay namin, pagsamba at pag-aalay, ni ang mga ito, hindi nila alam eh. So useless, ibig sabihin ang pagsamba namin, hindi nila naiintindi, nila alam, wala silang buhay. So ginising ang puso ng puso niya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at siya actually ay nakapag-isip na magbalik sa Makkah upang yakapin ang pananampalatay Islam. Actually, tinawag siya ng kanyang kasi. Sabi sa kapunta, sabi niya, tapos mo ko sinama rito, iwanan mo ko rito. Sabi niya, so ako ay babalik sa mahal ng propeta sa Makkah upang tanggapin ang pananampalatayang Islam. So sabi niya, so siya ay nagbalik sa Makkah habang ang mga sahaba at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo sa Kaaba. So sa malayo ay may naaninag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga sahaba. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito si Ibn As-Sabari. Sabi niya, ang iman, ang nakikita ko, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang iman sa kanya. So nakikita ko ang iman sa kanya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nang malapit na ito, si Abdullah, nang malapit na sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah Ibn As-Sabari, so, malapit na siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. So ito ay pagpapatunay na tinanggap niya na ang Islam. Sumayo ang kapayapaan o sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? So ito ay sinabi niya ang kalimang, and then nasabi siya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ito ay sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakikita ko ang iman sa kanya, Prophet si Ibn As-Sabari, nakikita ko ang iman sa kanya. So siya ay nagshahada, no? One of the miracle ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ay wahi na ibinibigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Then, sinabi niya, na para bang poetry din, sabi niya, Alhamdulillah, ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang na siyang nag-guide na matlubay sa akin sa Islam. No? Ako ay iyong enemy niya, sabi niya sa Rasulullah. Ako ay iyong enemy for a long, long time, sabi niya. Gumagawa ako ng poetry laban sa iyo. Ako ay sumasakay, naglalakbay ng mga kabayo, nakasakay sa kabayo, maglalakbay, nakasakay kasama kabayo o kamilyo upang salungatin ang iyong pananampalataya, no, hanggang sa makaumpas mo ang Makkah at tumakas ako, iwasan ka hanggang sa buksan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay gawin niya ang mabuti sa akin, binuksan niya ang aking puso, napag-isip-isip ko sa aking sarili na kung saan na-realize ko ang aking kamangmangan, ang aking kaignorantihan na aming sinasamba, ay naisip ko ang pagsambang ginagawa namin, pati ang mga ito. Hindi nila alam kung sila ay sinasamba namin, wala silang kaalam-alam sapagkat sila ay mga bato. Na-realize ko, sabi niya, na alhamdulillah ang ito ay nagaway kaignorantihan at malaking pagkakamali. So alhamdulillah, sabi niya, iginaid pa rin ako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Islam, binigyan niya pa rin ako ng mabuti. So siya ay welcome ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos ay sinabi niya kay Hasa, kay Abdullah na As-Sabari, sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi niya, sapagkat ang pananampalatayang Islam, anuman ang nagawa mong kasalanan ay binubura nito kapag ikaw ay nag-embrace ng Islam. So magmula noon ay nagsagawa ito ng poetry na napakaganda palagi sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, no? Bilang sa paningin niya, ito ay pagpupuno sa kanyang mga kamalihan, ginawang poetry ng mga kamalihan sa Islam at sa Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kasamaan. So pinalitan niya ito palagi ng magagandang poetry, halos gumagawa siya ng magagandang poetry na kung saan minsan ay talagang napapahanga niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even na ang kanyang robe ay binigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya dahil sa magandang naririnig sa kanya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Alhamdulillah. Okay. Now, how many days ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na makonquer niya ang Makkah, na conquest, how many days siyang nanatili dito? So ayon kay Ibn Hisham, siya nanatili dito ng 15 days. 15 days. According to At-Tabari, ito ay nanatili ng 20 days. But of course, kukunin natin ang
Ang gusto kong kunin ay al-Bukhari dahil pagkatapos ng Quran at Sunnah, alam natin ang pinaka-authentibo ay ang Bukhari. Okay? Ibig sabihin, after Quran, Bukhari. Sapagkat ang Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay pinala ng Bukhari dahil mga authentibo. So, alhamdulillah, sabi ni Imam Bukhari rahimahullah, ito ay 19 days siyang nanatili dito sa Makkah in the day of conquest of Makkah. Okay? Now, in 19 days, saan nanatili ang Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sa bahay ba ni Abu Talib? No. Sapagkat ang bahay ni Abu Talib, nang mamatay si Abu Talib, of course, nalidra na si Ali, si Ja'far sa Abyssinia, at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ang kanya pangalay na anak na kung saan ni Abu Talib at of course si ang pangalay na anak ni Abu Talib ay si Talib, no? At saka si Akil ang susunod. Okay? So silang dalawa ay hindi nag-embrace sa Islam noon, kundi si Ja'far at saka si Ali na dahil ang kuma. Now, nag-embrace, hindi sila embrace ng Islam noon, noong at sila ang nagmana sa bahay ni Abu Talib pagkamatay nito. Alam natin, napakaraming pick dito sa ano nito, sa Pangkos ng Mata. Alam natin, hindi pwedeng magmana ang isang Muslim sa hindi Muslim. Ang hindi Muslim sa isang Muslim, ibig na anak mo, asawa mo, ano pa man, hindi sila maaaring magmana sa mga Muslim, ang hindi Muslim, ang Muslim sa hindi Muslim. That's why ang nagmana dito si Talib at saka si Akil. No? Okay. So, ininherit nila, namana nila ang bahay na ito at nang mamatay itong si Talib, ang panganay ni Abu Talib, ang sumunod ay si Akil, so nag-decide siya na ibenta ang ari-harihang ito, no? Ibenta ang ari-harihang ito at ito ay naibenta. So now, ang gusto ni Ali ay magbalik sila sa bahay ni Abu Talib doon sila manahanan. So sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, paano tayo babalik doon? Samantalang wala na tayong karapatan bumalik pa doon, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Okay. Si Akil actually hindi siya nag-embrace after the conquest of Makkah. But later, nag-embrace din ito at namuhay siya ng religyoso na kung saan ito'y religious quiet para bang tahimik na pamumuhay na magkaroon siya ng pumasok sa Islam. Para bang siya ay nagkaroon ng buhay na pamumuhay na okay na ako dito, parang sige lang, diyan kayo dito ako, parang quiet na pamumuhay na bilang isang religyoso. So, ito si Akil, no? So, hindi sila nakapanahanan sa bahay ni Abu Talib sapagkat wala na silang karapatang manahan doon. Binenta na ito ni Akil na kung saan later nag-invest ng Islam. Okay? Now, kay Khadija. So, si Khadija, pagkatapos nilang umalis doon sa Mecca, there is a possibility na mayroon ng ibang may-ari nito. See? At ito ay hindi na kinuha, pinuntahan pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam upang sila dito ay manirano o konfrontahin pa ito. Pinabayaan na lang nila. Tinamang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinabayaan niya nito at nagtayo na lamang siya ng tent. So, ibig sabihin, mayroon siyang tent mula sa Kaaba, ang layo niya, tinayo niya ito sa Al-Juh, tinatawag itong Al-Hujun. 45 minutes yan, sabi natin, papunta sa Kaaba. No, tinayo niya dito ang tent niya. So, there is a possibility, dito siya nagsagawa ng Salatul Duha. No, sapagkat doon siya nagsagawa ng gusto, pinuntahan siya ni Ummi Hani, hindi sa bahay ni Ummi Hani. Okay, kundi si Ummi Hani ang nag-report na siya nagsagawa ng Salatul Duha, 8 rakat. So, sa Al-Hujun, doon niya itinayo ang kanyang tent. Actually, itong Al-Hujun na ito, dito isinagawa ang boycott eh. Boycott meeting sa mga angkan ni Abu Talib kasama Prophet sallallahu alaihi wasallam, di ba? Ang naalala niyo yung boycott na yon. Dito nila isinulat ang kasunduhan, isula gumawa ng dokumento para sa boycott, dito sila nag-meeting dito sa lugar ng Al-Hujun na ito eh. So dito itinayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang tent. So makikita niyo every time na gawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroong mga kasaysayan eh, no? Tumuon sa sasapa, upo din, tumayo, pinaipon ng mga magbigay ng pledge. Kung saan doon siya inamak noon di tinanggap, no? Unang public announcement niya. So dito, napagkasundo na gumawa ng boycott, gumawa ng dokumentado na kung saan anong dapat hindi pakikitungo sa mga ito hanggang pinaalis sila sa lugar nila, no? Hindi sila pwede bigyan ng pagkain, hindi pwede bigyan ng lumi, hindi pwede mag-asaw sa kanilang mga pamilya, lahat-lahat, hindi pwede sa kanila, pati mga nangangalakal, hahadlangan, see? So, dito nila ginawa ito. So, dito naman ginawa ngayon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pananahanan na kung saan dito kayo nag-boycott. So, kung dito kayo nag-boycott noon, pinaalis niya ko kami, okay, now, nandito ako. Bumalik ako, dito kami.
Diba, ibig sabihin, sila ang, na, kung sa umpisa ay, nagawa nilang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na sila ay saktan, parusaan at itaboy, daw nagbalik siya. Sila naman ang itataboy kung gusto ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, pero hindi niya ito ginawa sapagkat hindi turo ito ng Islam, kundi ang Islam, ito ay mercy and forgiving. Ne? Ano? Alhamdulillah. So, dito, ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ay nanatili siya sa Makkah 19 days, nagsagawa siya ng sala, ipinag-iksi niya ang mga dapat paiksihin. So, he shortened her prayer, but in time, hindi siya nagdidikit ng sala. So, ibig sabihin, maaari tayong mag-short ng sala kapag tayo naglalakbay, even na hindi pagdikit o pagdikit at mag-short ng sala, mag-jam at kasar, pwede ito. So, 19 days siyang nag-short ng sala. So, makikita niyo rito, there's a tilap dito, sabi na pag maglalakbay ka, 4 days. 4 days lamang ang pagkakasar o pagdiyan, pagdikit o pagbawas ng sala. Pero makikita niyo rito, 19 days. At sinasabi naman nila, ito ay abrogated na. Pero sinasabi ng iba, tulad ng ibang time, hindi ito abrogated. Wala sinabi ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na abrogated ito. Kung sinasabi natin, ito ay abrogated dahil ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in farewell hajj niya, sa huling hajj niya, pamamaalam niya, huling hajj na ito, nag-stay lang siya ng 4 days doon, tapos malis na doon, ibig sabihin ba ay abrogated na ang 19 days, ay hindi na siya napili doon sa Makkah ng lampas 4 days. Ngayon sabihin natin, abrogated. So, paano naging malinaw ito ng abrogated? Yung walang sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, by action, ito naging abrogated. So, paano ang mga naunang tao sa kanya? Imposible na sa Makkah kapag may mag-hands, walang maagang hindi dumarating. Minsan 1 month, may tao na doon. So, paano yung mga nauna? Sinabihan ba sila ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, from now on, for 4 days na lamang ang maaaring magkasar o magdikit ng sala, magdiyan ang mga musafir. Sinabi ba ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? No, hindi niya sinabi. So sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, walang limit hanggat ikaw ay tinatawag na musafir. Sa iba naman, majority, 4 days lamang sabi nila kapag musafir ka, 4 days lang maaari kang magbawas ng sala o magdikit. Pero for my humble opinion, at napaksa ko ito sa aking sa fasting, no, kung saan fasting rules, makikita nyo ang full details doon kung ano ang masigit na tamang opinion. For my humble opinion, hanggat ikaw ay musafir, walang limit ang maaari magkasarat at saka magdikit ng sala sapagkat nangyari pa ito sa panahon after ng practice sa mga sahaba. Pero gumagawang 2 years, 1 year sapag sila ay maglalakbay, 6 months, no, na sila ay nagkakasar at nagdidiyam o kaya nagbabawas ng sala even na sila ay hindi magdikit ng sala. Si ito ay nagawa pa, so paano magiging abrogated yaon? So for my humble opinion, hanggat ikaw ay maglalakbay at mayroon kang gagawin na isang bagay na ikaw ay matatawag na musafir, hanggat hindi mo natatapos ang iyong ginagawa, ikaw ay tatawagin musafir. Tulad nito, ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, 19 days, tinapos niya ang kanyang mission dito at umuwi na. So ibig sabihin, hanggat hindi niya natapos ang kanyang mission, patuloy siyang iiksi ng sala hanggat hindi niya natapos ang kanyang mission. Ibig sabihin, ganun din ang musafir, hanggat hindi mo natapos ang iyong mission, musafir ka, until na matapos na ang iyong mission at hindi ka pa umalis, ibig sabihin mag-stay ka na doon, hindi ka na musafir. No? So, balikan nyo na lamang ang fasting rules kung masigit ang full detail doon at hindi kita papasahin na dito ng full detail sapagkat ito ay sinisingit lang natin ng mga ibang mga piktula dito sapagkat ang lecture natin dito ay sira. Okay? Itong sentro ng ating lecture. Okay? So, alhamdulillah. So, pagkatapos nito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinaipon niya ang mga tao, every day, siya ay nagtuturo sa mga tao hinggil sa batas ng pananampalatayang Islam sa Makkah about fiqh. Tinuturuan niya na rin sapagkat may mga batas na hindi katulad ng siya na sa Makkah, walang pambatas noon kundi ang mga puro tauhid lamang noon, akida. Pero ngayon, nang sila na sa Madina na, bumuhos na ang fiqh dito o batas dito dahil nananampalataya na ang mga Muslim doon, kailangan na nilang batas. That's why ngayon, ang Makkah ay nasa kalagayang mga Muslim na rin at ito ay kailangan na nilang malaman ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang sermon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay kabilang doon yung binasa nating una, ang Makkah ay haram mula pa sa pagkalika ng langit at lupa. Ito ay haram hanggang sa araw ng paghuhukom. Mananatili itong haram maliban pinagbigyan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ilang sandali ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung ganong sinabi ko nakaraan, yun. Yun ang unang sermon niya sa mga tao. So ngayon, hindi na ito pwede sa inyo. Huwag niyo nang gawin ito. Huwag kayo papatayin dito. Huwag kang puputol ng tao. Huwag ano ng mga damo. Nang walang itong sapat na benepisyo. See? Alhamdulillah, binigyan niya ang batas ng hajj. Binigyan din ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawal mag-hunting kapag napalagay ang ikram. Arimang kwayo na wala sa ikram. Binigyan niya ang mga batas.
no? Ito ay mahalaga sa kanila dahil ito ay lugar ng Makkah na kung saan nasasagawa ng pilgrimage. So ibinawal niya na rin ang pag-inom ng alak sa bawat bahay doon. May alak, may idol. So lahat pinabasa niya ang idol, pinatanggal niya ang idol, pinatanggal niya ang alak. So ang iba ay binenta nila ang alak. Sabi na, babenta natin ang alak. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang halaga o ang kanyang benta o kanyang o ang benta mo rito ay haram din o bawal din. Anuman ang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag pinagbawal ng isang bagay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang benta mo rito ay bawal din. Ito rin ay haram. Ibig sabihin, kung haram, haram, hindi mo pwedeng gawin negosyo, hindi mo pwedeng ibenta ito upang ito ay pakinabangan, no? So pinagbawal na rin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang zawajal smuta, no? Pinagbawal na rin ang zawaj smuta na kung saan ito ang taiban ng Shia na hindi nila ito inabrogate, wala silang sinasabi na ito ay bawal, kundi ito ay allowed sa kanila. Pero ito ay actually, ito ay pinagbawal na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam after the conquest of Makkah, na kung saan ayon kay Imam Nawawi, nung una ito ay halal, then ng Battle of Khaybar, hinaram ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam after the Battle of Khaybar, ito na naman yung naging halal. After the conquest of Makkah, ito ay binalik sa haram. Ngunit si Ibn al-Qayyim ay alam natin ito isang scholar na nakasama din ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. So ino-oppose niya ito, very much oppose sa opinion na ito ni Imam Nawawi, na sinabi niya ang muta, zawaj muta ito ay naging halal, but after the conquest of Makkah ito ay naging haram. Hindi halal tapos haram, hindi halal tapos haram, kundi ito ay naging halal after the conquest of Makkah, ito ay haram. So okay, hindi mahalaga kung ito ay halal, haram o halal, haram. Kaya Ibn al-Qayyim, ang mahalaga, silang dalawa ay nagkakasundo na after the conquest of Makkah, ang muta ay haram. Ya, ang muta, ito ay sinasabing pakakasalan mong babae, ngunit magbibigay ka ng limitasyon. Ha? Limitasyon. Ibig sabihin, pakasalan ko siya, after 1 year, divorce na siya. So, ganun. Ang muta. See? After, kaya, dahil makikipag-jihad ako, para hindi makablang sa aking pagnanasa, mayroong babae dito, halimbawa mayroon ka bang babae dyan, o ako, o pulano, sabi niya, meron, okay, nakikipag-jihad kami, para hindi makablang sa akin ang pagnanasa ang ito, kailangan makaraos ako, so pakasalan ko ang anak mo, hanggat hindi natatapos ang jihad nito, asawa ko sa pagtapos ng jihad, tapos na kami. So ito ang muutan ay pinagbawal ng Prophet Muhammad, salay salam ng makumpis na ang Makkah, kung saan ang mga Shia, ito ay pananatili nila na ito ay katuruan sa kanila, no? Ito ay hindi prohibited, ito pa rin ay kautusan. Okay? So, dito rin ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pamana na kung saan huwag nilang umusin ang ipamigay ang kanilang kayamanan pagkatapos nila ang mamatay, na kung saan ipamugmudmud lang ito sa lahat ng mga mahirap, miskin o sa mga tao, na kung sila ay mayroong anak, hindi nila dapat ito ipamugmud sa lahat, kundi ipagmugmud niya ito sa kanyang mga tagapagmana. Ito ay nangyari kay Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, na kung saan meron siyang dalawang babae, as far as I know, dalawang anak na babae, mayroon siya. So sabi niya, Rasulullah, mayroon akong dalawang anak na babae. Sabi niya, marami akong kayamanan. Gusto kong ipamigay sa mga mahihirap. Sabi niya, gusto kong ibigay ang one half. Sabi niya, Prophet sallallahu alaihi wasallam, masyado malaki ang one half. Sabi niya. Sabi niya, may pamilya siya. So sabi niya, sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, so one third, sabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, two third ya Rasulullah, sabi niya. No, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas malaki pa rin yan, sabi niya. So Rasulullah sabi niya, one third. Okay, malaki pa rin yan, pero okay na ang one third, sabi niya. So sabi niya kay Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sana naman itong magandang tip, no? Na kung saan hindi natin dapat ibigay lahat ng pera sa mga ibang tao, paliban sa ating tagapagmana, dahil si Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ay nasa deathbed na sa oras na ito, no? So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, one third, okay na yan, pero malaki pa rin yan, pero okay na yan. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya, no? Huwag mong iwanan ang iyong tagapagmana na mahihirap, na kung saan pagkatapos nito ay maghihingi sila sa tao, na kung saan para sila ay makaraos. So huwag mong iiwanan, mas mainam na iwanan mo sila na mayroon sila kaysa sa wala sila, at pagkatapos ay humihingi ng tulong sa iba upang sila ay makaraos. So ibig sabihin, iwanan lang higit na mayroon ang tagapagmana para hindi sila humihingi, instead sila ang nagbibigay. Yun ang ibig sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then mayroong pangyayari na kung saan mayroong ipinagbawal ang pagnanakaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay kasunduan sa Mount Safa, na kung saan nangyari ang isang pagnanakaw, at ito ay sinabi kay Usama ibn Sa'id, na kung saan ang nanay nito ay si Ummi Haiman
at ang tatay niya ay si Sayyidina Manharit, anak nito at naipanganak ito sa bahay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam as far as ano sa bahay ni Khadija kung saan ito'y kalugod-lugod sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. So humihingi sila ng pamamagitan sa Usama bin Ibn Sayyid al-Dal'an na kung saan ang babae ito ay nagnakaw ay pakiusap niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay babaeng marangal. Talagang ito ay actually ang babaeng ito ay taga-Bani Makhzum, ha, lugar ni Abu Jahal, at kilalang kilala ang karanihan ng babae ito, ang karanihan ng dangal, no? So siya ay nagnakaw. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ano sabi niya, Usama, namamagitan ka ba na ibig mong sabihin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pabawalan kong bisa at ikaw ay aking subin? Ilipon niya ang mga tao. Wallahi, sabi niya, kung si Fatima ay gumawa ng pagnanakaw, igagawad ko kung ano ang kaparusahaan itinag-uutos ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na siya ay aking anak, kahit na ako'y aking siyang mahal, aking siyang anak na si Fatima, at gumawa ng ganyang mga kamalian, kasamaan, igagawad ko ang kaparusahaan na anumang inuutos ng subhanahu wa ta'ala. Walang makapamamagitan sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hadlangan ang kanyang kautusan. So, hindi iyon tinanggap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam siya sa Islam. Makikita natin, kung gumawa ito ng kasamaan na ipatutupad ang mga kaparusahan sa isang lugar, so hindi ka pwedeng mamagitan, ya boss, ya press, ya ano. So hindi mo pwedeng gawin yan. So ito yung pinagbabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag nating gawing laro ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? So walang dapat mamagitan sa batas na gustong igawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. I-apply ito kapag napatunayan na dapat siyang parusahan, paparusahan ito at walang dapat ang sino mong pakiusapan. At walang dapat pakiusap, walang tumanggap sa sino nakikiusap, huwag tanggapin igawad kung ano ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Ito ay may wisdom dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi na maalam. Sundin natin ang subhanahu wa ta'ala sa ikabubuti ng ating mga umma. Okay? So ang conquest ng Makkah na ito, itong conquest ng Makkah, in the same, ito ay nagbigay ng, parang ito ay isang, it's taken as a symbolic conquest of the central nervous system, no, of Arabia, na kung saan ang mga other tribes sa Makkah, na kung saan nakikinig sila, nakikirandam sila kung sino ang magwawagi. Kung magwawagi ang mga Quraysh laban sa mga Muslim, hindi totoong propeta itong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na propeta, mananaig siya sa Makkah. Sapagkat katwira nila, ibig na kung sino ang gustong magwasa sa Kaaba, walang makapangyayari nito sapagkat gwardyado ito ng subhanahu wa ta'ala, ibig na sa panahon ni Abraha, sa pahirap na elepan. So makita nyo, ang mga elepante ay pumunta at talagang pinagpapas na sila ng subhanahu wa ta'ala. Napadala siya ng mga ibon na may dalang mga parang bato na gaapoy at natutunaw ang mga tao. Pag tinataman, namamatay sila. So lahat ang namatay sila, gwardyado ito ng subhanahu wa ta'ala. Kapag masama ang papasok dito upang conquest sa kupi ng Makkah, hindi ka magwawagi. Katwira na rin. So kapag ito ay na-conquest ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag na-conquest niya ito, ibig sabihin hindi siya masama. Siya ay tunay na propeta sapagkat pinabaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na malupig niya ang Makkah. So at the time na malupig niya ito, itong Makkah na ito, so napanatunayan ng mga tao na siya ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, that's why naman sa pagkatapos ng conquest of Makkah, makikita nyo hanggang sa mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpapadala ito ng mga delegasyon ang mga bawat tribo sa Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila ay nagsasabing mag-convert sa Islam o mag-convert sa pananampalatayang Islam. So another, exactly, sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagamit na naman dito ang suratul Nasr, idadya na sallallahu alaihi wasallam, wara'aytan na sayadukuluna fi dinillahi afwaja. Makikita mo ang mga tao na dasa-dasa ang papasok sa pananampalataya. Pasabih bihamdi rabbika wasafir innahu kana tawwaba. Itong pasabih bihamdi rabbika, luwalhatiin mo ang iyong Panginoon. Pasabih ho. Ha? You glorify him. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bihamdi rabbika at puriin mo siya, bihamdihi and praise him. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pasabih bihamdihi wastagfir at istighfar. Magawa ka ng pagpapatawad, extra ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka nakapatawaran, innahu kana tawwaba. So ibig sabihin ng aya dito ay kay iba na basradalan at karami sa mga eskola, magtatapsin. Ito ay paalala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na malapit na siyang mamatay. So magsagawa ka na ng extra ibada, magsagawa ka na ng mga istighfar, pagpapatawad, tutulungan ng subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad. Paghandaan mo na ang nalalapit mong kamatayan. After kumpas mga malapit na mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, as far as I know, 2 years, after 2 years, mamamatay na siya dito after kumpas of
Maka sa so, malapit na rin tayo matapos sa sira, inshallah, matapos sana ako, no? Inshallah, at gawin ito ng sumatara na maging kapakipakinabang sa atin. Actually, sinilip ko ito, hindi ko alam, no? Actually, alhamdulillah, nakita ko sa mga YouTube, ang sira ay hindi ganito ka-detalyado. That's why pinagsumikapan natin ito, namagampanan natin ito. Inshallah, sakali, malagutan tayo ng mga hininga at mayroong taong gusto mga Muslim na maghanap ng full detail ng sira. So, inshallah, sana ito ay may convey ninyo na maging marinig nila ito upang sa ganun malaman nila na medyo detalyado ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ngayon wala pa na talagang buong detalyado na ganito sa Tagalog, no? Pero sa English napakarami, no? Sa Tagalog wala pa akong nakita, pero malay mo meron ito, hindi ko lang nakikita, inshallah. So ganito rin isa sa layunin natin na magkaroon ng full details ang sira ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinagsumikapan natin sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganun ay higit nating maunawahan ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang pagpapakita ng pagmamahal sa subo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at higit sa lahat pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala na may tanggalin ng pagpapakita ng tao sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagmamataas. Hindi ko nice ito, no? So nasabi ko lang ito bilang isang magandang hangarin natin sa ating mga kapatiran upang sa ganun ay gusto kong inshallah na malaman natin ang tunay na pagkatao ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why na pinagsumikapan natin ito. Pero nawa ay ibigay na Allah subhanahu wa ta'ala ang nakatago at lihim kong layunin kung anong gusto namin para sa Allah subhanahu wa ta'ala ng aming mga pamilya, at ganoon din sa ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang akong layunin. Ibigay nawa sa iyo rin ang Allah subhanahu wa ta'ala amir rabbil alamin, no? So alhamdulillah, so ito na ang simula ng kamatayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pasabihan ni Rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. So ang Prophet sallallahu alaihi kung siya ay pinahihingi ng tawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, extra worship. Paano kaya tayo? Alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero pinag-utusan niya pa malapit na sa mamatay, paghandaan ng kamatayan mo, mag extra worship ka na, gumawa ka ng extra ibada at mag-istighfar ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pa kaya tayo? Kung siya kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo kaya, napaghandaan na kaya natin ang ating kamatayan? Nagagawa kaya natin ang mga extra ibada? Nakagawa kaya tayo ng maraming istighfar o paghingi ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala? Nakagawa kaya tayo ng maraming magandang mabubuti para sa Allah subhanahu wa ta'ala? So paghandaan din natin to. Kung Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita nyo, malapit mamatay, inuutos sa Allah subhanahu wa ta'ala, paghandaan mo ang iyong kamatayan o nalalapit na kamatayan. Ibig sabihin, hindi natin alam kailan tayo mamamatay, saan lugar, anong panahon, anong oras. So paghandaan ito, paghandaan. So magandang reminder dito sa atin na paghandaan natin ang ating mga kamatayan, no? So alhamdulillah. So then pagkatapos nito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam conquest na ang Makkah o pinang lahat, nagpasensya ng mini expedition, no? Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpasensya ng mini expedition sa kanyang mga sahaba, no? So, yung una, in-order niya si Abu Sa'id al-Khuza'a na kung saan ay ibalik na ang i-restore na ang pagkabanal na lupa ng Makkah, na kung saan ibitahin na rin ang nasa paligid ng Makkah na sila yumakap sa Islam, at basagin na ang lahat ng mga pinaniniwala ang mga Diyos-Diyosan, tanggalin na ito sa kanilang mga tahanan at sa mga public, no? So, alhamdulillah. So, sinend niya itong mga, sinend niya si Abu Sa'id al-Khuza'a sa mga ibalang bahagi ng lugar ng karating lugar ng Makkah. So isinend niya rin dito si isa sa mga sinend din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mini expedition na kung saan ibatahin ang mga karating lugar na sila yumakap sa pananampalataya Islam, wasakin ang paniniwalang pagbibigay shirk at ang mga sinasambang mga rebulto, no? So alam natin ang pagrebulto noon ay mayroon itong dalawang kalagayan, idolo sa kanilang tahanan, idolo sa kanilang public. So lahat ng idolo sa public ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba, mula sa Kaaba pinagbabasag na ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamahan, at ang mga iba pa nakikita sa karating ng Makkah, basagin lahat ng public. At ipag-utos sa mga tao sa kanilang tahanan, every house meron silang idolo, itapon, basagin ang mga lahat ng ito, no? So ito ay order ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isinend niya rin si Khalid ibn Walid. So isinend niya rin si Khalid ibn Walid, actually nanatili ang Hijaz noon na wala ng rebulto, no? So isinend niya itong si Khalid ibn Walid na kung saan sa tinatawag na nakla, na kung saan ay ang kanilang sinasamba ay si Al-Uzza. Binevenerates ito ng mga Quraysh at ng mga Kinana tribes, na kung saan ay kasama dito ni Khalid ibn Walid, actually si ang Bani Shayban, no? So sila ay 30 horsemen at pinagbabasag ang mga ito, no? Pinagbabasag ang mga ito at niyaya ni Khalid ibn Walid
ang mga taong ito sa pananampalatayang Islam, no? So, hanggang sa siya ay bumalik sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagampanan niya ang inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam mayroon siyang wahi na mayroon isang babae na kung saan black woman nakahubad dito, no? Nakahubad dito na kung saan mayroon torn ng kanyang hair, mga tinik ang kanyang buhok, ang black woman na ito, no? So ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sumasamba siya sa isang ribulto, sa isang bato na puntahan ito. Ano? Puntahan ito ang babae nito at pipila ng buhay at basagin ang kanyang sinasamba kung hindi niya rin yakapin ang pananampalatayang Islam. Hindi siya magandang halimbawa upang siya ay tularan. Neck ito, kung sumamba, sumasayaw, nakaubo ito, may tonsil ito. So, masyadong binabinerate sa kanyang sinasamba. Ito, siya nag-iisa. So, ibig sabihin, hindi magandang halimbawa. Yayan sa Islam, kung hindi siya titigil. So, ito ginawa ni binalika ni Khalid Ibn Walid. Alhamdulillah, ito ay hindi nag-embrace ng Islam, ayaw maka sa Islam. Alhamdulillah, tinupad niya ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then, another na pangyayari, itong si Khalid Ibn Walid, isinende ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na may kasama siyang 350 helpers, no? At saka immigrants, kasama niya ang Bani Salim, na kung saan pumunta sila sa lugar na kung saan Banu Jadina, no? Banu Jadima, na kung saan ang lugar na ito ay inutos na invite ang mga tao dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Akto sa isang kasaysayan, alam ko mayroong pagtatalo ang mga ito, no? As far as I know, mayroong pagtatalo ito ng lugar na ito at si Khalid Ibn Walid. At ngayon, Muslim si Khalid Ibn Walid, may maaaring mamutati pa rin sa kanyang puso ang galit niya sa mga tao ito. Pero of course, dahil ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay yayain lamang sila sa pananampalatayang Islam at basagin ang lahat ng anumang kanilang mayroon sa kanilang idolo until na ang kanilang pinuno ay sumusuway na sila, ay yumakap sa Islam, ano, yayakap kami sa Islam, bago man ang dignidad namin, hindi nga dapat ang reliyon namin, mananatili kami sa reliyon namin ito. See, until finally ayaw pa rin pinili sila ni Khalid Ibn Walid hanggang makumbisi ang namumunong ito na sana yumakap na lang tayo, yumakap na lang tayo. Until na sila ay naging pinakuha ni Khalid Ibn Walid at sila ay pinagapos ni Khalid Ibn Walid, actually in order ni Khalid Ibn Walid na ang mga ito ay pagpapatayin, no? So, ang mga sahaba hindi sila agree sa ganiwa gagawin ni Khalid Ibn Walid, ngunit sa pagsunod sa namumuno ay nagawa nila ito. So that's why pagbalik nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinangguni nila ito. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya o Allah, ako'y inosente, walang kinalalaman sa ginawa ni Khalid Ibn Walid na ito, no? So dito pinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matapos niya mapagalaman ang lahat ng nangyari, si Ali Ibn Abi Talib na kung saan magbayad ng blood money sa mga taong napatay nila, no? So alhamdulillah, sa ganito ay isa rin itong pag-uutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang paligid ng Makka na kung saan ay linisin mula sa mga idolong ito, tanggalin ang shirk at akayin ang mga tao na sila ay magsiyakap sa pananampalatayang Islam. Actually, nagkaroon pa ng pagtatalo dito, napakagandang. But ito ay isang proof na kung saan may mga antas ang mga sahabay. Alam, magtalo sila Khalid Ibn Walid, hinggit sa nangyaring ito at si Abdurrahman bin Auf. Nang magalit na ito si Khalid Ibn Walid, na pagsabihan niya na masakit, sumunod ito si Abdurrahman bin Auf. Of course, kapag ito ay sahaba na, medyo itinatago na natin ang mga paksahin na kung saan sila mismo ay nagsasakit ng kung ano sinabi nila. Hindi na ito karapat dapat sabihin pa sapagkat there's a possibility na baka ang mga nakikinig, ang mga sahabay, napakasama itong Khalid Ibn Walid. Bakit sinabi niya ito, no? Hindi natin maaari na akusahin ang mga sahaba, no? Hindi maaari na akusahin ang mga sahaba. Baka may possibility kapag ganyan tayo, lumabas tayo sa pananampalatayang Islam kapag akusahin natin ang sahaba. That's why iniingatan natin pag sa mga sahaba na ang may pagkakatalo. So iniingatan natin ang mga masasama o foul na mga salita ay hindi na natin dapat ilabas pa ito. Basta sinabi natin na mayroon silang pagkatalo, nagtapunan sila ng mga salita, it's considered na alam na natin yaon, no? Dali, tao lamang sila. Okay? So now, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tandaan niyo to. O Khalid, sabi niya, huwag mong sumpain o ikars ang mga nauna sa iyo, ang aking mga sahabi. Sahaba din siya, pero ang aming sabi, mga nauna sahaba. Even na, sabi niya Khalid, ibigay mong sadaka ang isang malaking bundok na puno ng ginto ay hindi matutumbasan ang sadaka ng mga naunang sahaba. Even na ito isang kamay lamang o kalahating kamay o palad nila ang ibigay, hindi mo kayang pantayan. Ibig sabihin,
mayroong antas kanya-kanya ang mga sahaba. So malaki ang antas ng mga nauna sahaba, lalo na ang mga unang nag-ijra sa mga tsaka yung Badar, si makikita mo Hudaybiyah. So iba-iba ang antas. So ngayon lang si Khalid ibn Walid, sabi niya Khalid, ibig sabi nauna sa yan, matagal na yan, Muslim. Marami nang pinagdala, maraming hirap na ginawa yan. So nauna na yan, mataas ng antas, ibig sabihin, ikaw ngayon ka lang. So huwag mo siyang i-cars. Huwag mo siyang pagsalita ng masakit, huwag mo siyang pagsalita ng manghang. Dahil kahit ikaw, dalbago ka pa lamang, wala pang masyadong ginawa talaga sa Islam na paglilingkod sa Subhanahu wa Ta'ala, mas marami, actually, mas marami pa rin ang matagal pang panahon, pakikipaglaban mo, ibig sabihin. So, kahit magbigay ka pa ng kabundok na ginto, hindi mo kayang tumbasan ang pagbibigay nila kahit kala ating kamay o kasang kamay lamang ang kanilang ibigay. Hindi iubra ang isang bundok mo na ginto na yan, ibig sabihin. So, ibig sabihin, ito'y proof na may kanya-kanyang hantas ang mga sahaba, no? So, alhamdulillah, actually, ang pagiging tagumpay o conquest ng Makkah, balikan natin ang Hudaybiyah, ang peace treaty ng Hudaybiyah, di ba sabi natin ng araan ito ay big victory ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga Muslim, at sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inakapathan mo bina, ito ay malaking, ito ay talagang tutunay na ito ay malaking victory ang pagyayari sa Hudaybiyah, di ba? So bakit? So makikita mo ang dahilan kung bakit nakonquest ang Makkah, because of the peace treaty of Hudaybiyah, sinira nila. Kung walang peace treaty, wala na masisirain eh. Pero dahil sinira nila, so ito ang dahilan, ang peace treaty sa Hudaybiyah, kung bakit nagkaroon ng pagsalakay sa Makkah. So ito ay isang lingid at tago na wisdom na Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala maalam, kung saan ang Hudaybiyah ay talagang tunay na malaking gantimpala o victory sa mga Muslim. Ito pala ang dahilan kung paano maibabalik ang Makkah sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa mga kamusliman. Dahil sa peace treaty ng Hudaybiyah, ito ay ginawang kasangkapan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ang Makkah later ito ay makonquest ng mga kamusliman. Tanda natin, kung walang ipinahintulot ang Allah subhanahu wa ta'ala na peace treaty ng Hudaybiyah, walang sisirain. At kung walang sisirain, walang conquest of Makkah. So ibig sabihin, alhamdulillah, ang Baitel, ang peace treaty ng Hudaybiyah, ang siyang naging dahilan ng Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala maalam kung bakit ito ay nagkaroon ng malaking tagumpay ang mga kamusliman. After the Hudaybiyah, Bayt al-Khaybar, malaking biyaya, then now conquest, then susunod na ang Hunain, inshallah, Bayt al-Hunain. So ito ang kabuuan ng Bayt ang conquest ng Makkah. Okay? Alhamdulillah. Wa akhirat dan alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allahu Allahu Allahu